nasa saan ka mang sitwasyon ngayon, kung sa palagay mo, diyan ka talaga inilagay ng ating Panginoon, believe me, you are the right person for that. Huwag kang makikinig sa diablo na nagsasabi sa iyo either diretso o sa budhi mo, di mo kaya. Hindi ito para sa iyo. Wala nang mangyayaring maganda sapagkat, to tell you frankly, sinungaling siya. Ang nakikita niya, may mangyayari pang maganda. Ang nakikita niya, kaya mo talaga. Kaya binabaligtad ka niya. Yes, maaring for the meantime, parang mga maling tao ang nakapaligid sa'yo. Kasi sumasakit ang ulo mo, dinudurog nila ang puso mo. Puro konsumisyon ang binibigay sa'yo. Pero it doesn't necessarily mean na ikaw ay maling tao na rin para sa mga taong ito. Tandaan mo, lalong-lalo na kung ang pag-uusapan natin dito ay pamilya mo. Hindi ikaw ang pumili sa kanila. Ang Diyos ang pumili sa'yo na maging kapamilya nila. Pwede mang magkamali ang Diyos. Hindi. Kaya mo. Maniwala ka. Nagiging mahirap lang kasi for the meantime. Sana nga for the meantime. Hindi sila asawa mo, kapatid mo, anak mo, na pinoproblema mo. For the meantime. Sana. Hindi sila nagpapakatamang tao, tamang asawa, tamang kapatid, tamang anak para sa'yo. Pero hindi na sila magiging tama pa kung magiging mali ka na para sa kanila. Naintindihan niyo po ba? You can't prove them wrong by being wrong. You can only encourage them to be right by being right. Sticking to us is right. Kahit mahirap. Mahirap naman talaga. Yung manatiling mabait pa rin asawa, mabait pa rin magulang, mabait pa rin anak, kapatid, kahit na hindi man bait sa iyo yun. Pero yun ang challenge ng ating ebanghelyo. Doon tayo sinusugo ni Kristo sa misyon na ito. Tandaan po natin, kung i-apply natin sa bawat isa sa atin, ha? Go into the world! Huwag mo munang interpret yun na buong mundo, mahirapan kang i-decipher yun. Yung world muna dito, yung mundo mo, yung mundo ng pamilya mo, doon kasi sinusugo ni Kristo. Yun ang unang responsibilidad mo. Yes, mahirap, pero ito, huwag niyong aalisin po ito sa isip po ninyo. Maliwanag ang sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Sinusugo ko kayo, pero binagyan niya ng kapangyarihan ang mga ito. Hindi sinabi ng ating Panginoon, sinusugo ko kayo, bahala na kayo sa buhay niya. Binigyan niya ng kapangyarihan ang mga ito. Bibigyan ka niya ng kakayanan, ng kapangyarihan, para magampanan mo ang isang pagiging mabuting asawa, magulang, kapatid, anak! Hindi niyo ba napo na? Ang daming instructions. Ito sasabihin ninyo. Ito ang gagawin ninyo. Ito pati bibit-bitin. Ito bibit-bitin ninyo. Pati hindi bibit-bitin. Ito wag niyong dadalhin po. Diba naman niyo? Wala bang diskarte yung mga disipulo? Wala bang isip yung mga yan? Hindi nangingi alam. It was for Jesus to show them. Then, it is for Jesus to show us now. Sinusugo niya tayo, but still, He calls the shots. Siya pa rin. Hindi tayo. Kaya nga bukang bibig ko, proyekto ito ng Diyos. Nakikisabkon lang tayo. Biyahe ito ng Diyos. Nakikiride lang tayo. Ang totoong nagnenegosyo yung Diyos. Empleyado lang tayo. Kaya maniwala ka, kapatid, kung gusto mong umayos pa ang bansang Pilipinas na ito, kung gusto mong tumino ang asawa mo, kung gusto mong magpagkaisip ang anak mo, kung gusto mong maging considerate ang kapatid mo, kung gusto mong magkasundo kayo ng biyanan mo, kung gusto mo pang maging maganda ang buhay ng pamilya mo, maging buo pa ito, mas lalong gusto ng Diyos. Kung naiinip ka sa pagbabago, mas naiinip ang Diyos. Kung nasasaktan ka sa ginagawa ng mga taong ito sa'yo, mas nasasaktan ng Diyos. Kung hindi sila nagpapakatamang tao para sa'yo at ikaw lang nagpapakatamang tao para sa kanila, mas lalong nahihirapan ng Diyos para sa'yo.
At kung gumagawa ka ng paraan, mas lalong gumagawa ng paraan ng Diyos. Ikaw nga, natutulog pa eh. Ang Diyos, 24/7, walang tulugan. Anong sabi ng ating Panginoon? Ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Ano pang gagawin ng Diyos para sa sarili niya? Wala na. Unang-unang gagawin ng Diyos, mabuti lang. Pero para sa kanya, no! Wala na siyang kailangan. Kaya't ang gagawin ng Diyos, walang puknat, kabutihan para sa atin lang. Kaya ano man ang ginagawa mong paraan, kapatid? It doesn't matter. Parang walang resulta. Kapatid, ang nakikita mo, yung nakikita mo lang. May divine realm. May ginagalawang arena ang Panginoon. May ginagawa siya. Putting people in your lives. Proper people, proper places. Lining up them. Circumstances. Hindi mo nakikita, pero ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun, wala siyang ginagawa. Meron siyang ginagawa. At yung ginagawa niya, kahit buong buhay mong gawin, kahit yun lang ang gawin mo, hindi mo magagawa. Iba talaga ang nagagawa niya. Mas marami siyang ginagawa. Bakit? Sapagkat ito ay proyekto pa rin niya. Nakikikooperate ka lamang sa kanya. O sige nga, sige. Romans 8:28. All things work together for the good of those who love Him. Kaya mo ba yon? Kaya mo bang i-convert kahit yung mga pangit na pangyayari sa buhay mo para magdulot ng maganda at mabuti sa pamilya mo? No! Sinong may kaya nun? Diyos na. Kaya mo bang baguhin ang asawa mo? Ang tagal mo nang minumura kaya yan? Ang tagal mo nang tinitiis yung anak mo, nagbago ba? Hindi. Sinong makapagbabago? Ang Diyos lang. Kaya kinakailangan mo siyang laging ipagdasal. At ito pa, kaya mo bang pahabain ang buhay mo? O pahabain ang buhay ng mahal mo para bago man lang mamatay ang isa sa inyo sa mundong ito, maayos nyo kung ano yung gulo nyo? Hindi. Sinong makagagawa niyan? Fortunately, may mga taong ganyan, bago mamatay yung isa, nagkakasundo pa. Sinong may dulot niyan? Ang Diyos! Ang Diyos lang. Kaya, it will help us a lot kung ipagpapasa Diyos natin ang lahat. Madali kasi mag-declare, God is God, He is King, when everything is okay sa buhay natin. Pero paano kapag hindi na? Kung meron ka ng malaking problema, ang sakit ay malala na, nalugi na, ang trabaho nawala na, may hinihingi ka, hindi mo makuha, tapos para bang ang nangyayari ay kabaligtaran pa. Hindi kaya katulad ng mga tao dati na ang dare kay Jesus ay, kung talagang ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili, umalis ka sa krus na yan. Ganun din ang banat natin kapag ganyan. Kung talagang ikaw ay hari, iligtas mo kami sa aming krus upang ikaw ay paniwalaan namin. E baka kung ang reaksyon din ng ating Panginoong Jesus ay tulad din ng dati, tahimik lang, hindi kumibo, ano pa man, baka hindi na rin natin siya paniwalaan na hari, magpakailanman. Huwag naman. 1 Thessalonians 5:17. Ang sabi doon, pray without ceasing. Sabi ni St. Paul, huwag kang titigil sa pagdarasal. Bakit? Para kumilos ang Diyos? Minsan, na-imagine natin yun eh. Minsan, nare-reflect natin yun. Na kinakailangan natin yung mag-pray without ceasing upang ang Diyos ay kumilos in favor sa atin. Kahit naman di tayo magdasal, ang Diyos ay kikilos. Ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Sabi yan ng Panginoon, ano pang gagawin niya kundi para sa putihan natin? Bakit tayo mag-pray without ceasing? Upang ang Diyos ay manalo sa demonyo sa pakikipaglaban para sa atin? Kahit di tayo magdasal, ang Diyos ay mananalo para sa kabutihan natin. And so yung praying without ceasing na yan, hindi para sa Diyos, kundi para sa atin yan. Ang sinasabi ni St. Paul dyan, do not stop believing. Kapit lang, laban lang, dasal lang, sapagkat ang Diyos ay may ginagawang paraan. May ginagawa siyang paraan in the first place upang iiwas ka sa problema ngayon. May ginagawa siyang paraan upang malampasan mo yan. May ginagawa siyang paraan upang magdulot pa rin sa iyo ng kabutihan maging ang problema ngayon. And so He is there before, during, and even after your problems, for He is Lord and King. In every time, in every way, in everywhere, in every matter of your life. Ang sabi sa ating second reading, I am the Alpha and the Omega, ang simula at katapusan ng lahat.
sakop niya ang lahat sa buhay mo. Walang mangyayari sa buhay mo na hindi conscious o hindi aware ang Panginoon dito. Ang sabi niya, yung paglagpak ng maya, anumang mayang nawawala ngayon, anumang mayang namamatay ngayon, alam niya, maging ang mga buhok mo, yung bilang alam niya ang pinagdaraan mo, alam niya ang problema mo, pati ang mga pangit na nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo. Kung ito ay sakop niya, hindi kaya siya gagawa ng paraan upang ito ay mapaganda at maayos pa. Kapatid, basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang tanging role talaga natin, gawin kung ano makakaya natin. Pero, ang pinaka magagawa pa natin bukod doon ay ang palakasin ng pananampalataya natin. Sapagat yun ang mas mag-encourage sa Panginoon natin na lumaban para sa atin. Ito sana hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Jesus is King, even in the midst of our suffering. Lagay natin.